Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumayo rin. Kumukuha po tayo ng lakas mula sa mga biyaya, mula sa Eukaristiya, ang balalamisa, pagsasangayon ng sakripisyo ni Jesus sa Kalbaryo. Tayo po'y saksi ngayon sa sandaling ito. Nasa Kalbaryo tayo at tayo'y humihingi ng awa at humihingi din tayo ng pakinggan ang ating mga kahilingan mula sa ating puso. Tayo mga magkakapatid, hindi lamang sa loob at labas ng simbahan, pati sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng social media. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuhay ng iyong anak si San Lazaro mula sa kamatayan at buong lugod niyang tinanggap ni Marta sa kanyang tahanan. Ipagkalo mong sa tapat naming paglilingkod sa aming kapwa, mapagnilayan namin tulad ni Maria ang iyong salita at magkamit ng iyong gantimpala sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nang pasimula ang paghahari sa Huda ni Joachim na anak ni Josias, tumanggap si Jeremias ng pahayag mula sa Panginoon. Tumayo ka sa bulwagan ng templo at magsalita ka sa mga naninirahan sa lahat ng lungsod sa Huda na naparoon upang sumamba. Huwag kang maglilihim ng anuman. Baka sakaling sila'y makinig at tumalikod sa kanilang masamang pamumuhay. Kung magkagayon, pahihinuod ako at hindi ko na itutuloy ang parusang inihahanda ko sa kanila dahil sa masasamang ginagawa nila. Sasabihin mo sa kanila, sinasabi ng Panginoon, kung hindi kayo makikinig sa akin at kung hindi nyo susundin ang mga utos ko sa inyo at di ninyo pakikinggan ang sinasabi ng propetang sinugo ko sa inyo, ang templong ito'y itutulad ko sa Silo at gagamitin ng mga bansa ang pangalan ng lungsod na ito sa panunungayaw. Ang pahayag na ito ni Jeremias ay napakinggan ng mga saserdote, ng mga propeta, at ng lahat ng taong nasa templo ng Panginoon. Pagkatapos niyang magsalita, si Jeremias ay dinakip nila, "Dapat kang mamatay,
Bakit nagpahayag ka sa pangalan ng Panginoon na matutulad sa silo ang templong ito, na mawawasak ang lungsod at walang matitirang sinuman? At siya'y pinaligiran ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, ako iyong ginigiliw. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Ang nangamumuhi na walang dahilan, higit na marami sa buhok kong taglay, daming sinungaling na nagpaparatang, ang had sa akin ako ay mapatay. Ang pag-aari kong di naman ninakaw, nais nilang kunit dapat daw ibigay. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Dahilan sa'yo'y ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyami. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal na templo, matinding matindi sa kalooban ko, sa akin bumagsak paghamak sa'yo. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa'yo, O Poon, sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagdubos ay sundin. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiliw. Magsitayo ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang siya'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, sana hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit alaman kong kahit ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Mabubuhay muli ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin kahit mamamatay ay mabubuhay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas,
na inaasahang paparito sa sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Ngayong Biyernes na humihingi tayo ng pabor sa ating mga personal at pamilyang kahilingan, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibendisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating napakabait na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Pinapaigting, pinapalalim, pinapalakas po natin ang ating debosyon. Tayo po'y mga deboto. At ang ating halimbawa, sapagkat ang ginugunita natin, dati po kapistahan lang po ito sa ng isang santa, si Santa Marta. Sinama ngayon ang dalawa niyang kapatid. Ito ang barkada sa Bitanya, San Lazaro, at isa pang kapatid niyang babae, si Maria. Marta, Maria at Lazaro. Ang Panginoon, tao din, nararamdaman niya kung nandiyan ka, kung malapit siya sa iyo. Kapalagayang loob. Nakita ka? Ano ba? Kasi ang kaugnayan ay mutual. Alam mo, alam niya kung gaano kalapit o kalayo. Alam mo yan? Si Marta, Maria at Lazaro. Pintakasi natin sa pakikipagkaibigan. Sana po hindi tayo meron. Ano? Papetik-petik na lang. Ano ka ba dyan? Ha? Para bang... Ano ba Diyos? Ha? Ano ba tingin mo sa Diyos? Ha? Parang... bigyan mo itong serbisyo sa akin. Bilisan mo, ha? Parang inuutusan mo. Iyan kasi ang kwa natin, eh. Kung pupunta tayo sa tindahan, kung sasakay tayo sa jeep, sasakay tayo sa bus, may utusan, pakidalian mo nga, ha? Baka ganyan ang ating kaugnayan sa Diyos. Ang debosyon, ang deboto, may espesyal na kaugnayan. Bukod doon sa 12 na apostoles na kabarkada ni Jesus, meron siyang 3 malalapit. Gustong gusto ni Jesus ang pagsasama nila, yung makapiling sila. Kung meron, sumagli tayo sa Bitanya. Pumunta muna tayo. Kahit na, pwede ba tayong dumaan kina Marta, Maria at Lazaro? Panginoon, medyo lilihis tayo ng daan. Pero kung gusto nyo, yun. Bakit? Sapagkat katanggap-tanggap siya. Kung nakikita ba tayo ni Jesus, kapalagayang loob. May kataga tayo, kabagang, kabagang. Kay Lazaro, ito po ay yung ebanghelyo natin. Ang kwento nito, yung namatay na si Lazaro. Sabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Namatay si Lazaro, ang ebanghelyo. Iniyakan, lumuha. Kailan ka huling lumuha sa namatay? Marami na tayong lamay na pinuntahan. Kung umiyak ka, malapit sa iyo yun. Hindi po ba?
may kwang ka, hindi mo nakasama. Mapapaiyak ka. Yung pagkamatay ni Lazaro, iniyakan ni Jesus. Si Jesus ay Diyos. Patay, binuhay niya. Tao siya. Nakita ng mga tao na magkapatid, umiiyak si Jesus. Iiyakan ka ba ni Jesus? Matalik na kaibigan, may pinagsamahan, gumugol ng panahon, nag-aksaya ng panahon, bumuwis ng maraming oras, panahon para sa kaibigan. May gagawin ako, pero handa akong itigil ito dahil kaibigan kita. Alam ni Jesus yun. Kaibigan kayo. Lalo na sa panahon ng kagipitan. Mabibilang mo kung ilan ang mga tunay mong kaibigan sa kagipitan. Nandun si Lazaro. At lalong-lalo na. Alam ni Lazaro yun. Yung magiging kamatayan niya, yung mga pag-uusig sa kanya, ay dugtong ko po yung unang pagbasa, Propeta Jeremias. Si Jeremias po, propeta, ginagawa lamang ang kanyang trabaho, ang kanyang misyon. Pero siya'y inuusig, kinukutya, inalimura, minumura. Iyan ang naibabahagi ni Jesus at nadadama ni Lazaro. Nandiyan ka ba? Yung kaibigan mo, kailangan ka. Oh, busy lang ako. Hindi busy, oh, may pupuntahan pa ako. Ganyan tayo. Baka, oh, may pupuntahan kayo, may marami pa mga dapat gawin. Sige, ha? Sige na, ha? May gagawin pa ako, ha? Yeah, God bless you, Mama Mary loves you. Ganun na lang sinasabi natin. Kay Lazaro. Kaya, matalik na kaibigan. Yan ang kataga natin, Pilipino. Malalim. May pinagsamahan. Lalong-lalo na sa panahon ng problema at bagsaka, nandoon si Lazaro. Si Martha. Ah, yung pan. Ah, ano to? Yung di mapakali. Yung pero magaling siya mag-estima. Yung sa bisita, uupo muna kayo. Ah, yung electric fan, baka kwan, para mahanginan ka, mainit ang araw. Noon, hinuhugasan yung paa. Ah, para pagod yung paa. Inaasikaso ka. Ilang beses natin dinedma si Jesus. Wala tayong pakialam. Dumadaan si Jesus sa atin araw-araw. Hindi natin pinapansin. E nga, iniisip mo, sarili mo. Yung kapritsuhan mo. Yung magpapakasasa ka. Hindi gano'n ang kay Martha. Si Martha, meron siyang gustong gawin. Pero kung nandiyan ang Panginoon, iniistima niya. Inaasikaso niya. Lalong-lalo na sa mga maliliit na detalye. Di lang, oh, okay ka ba, sir? Ha? Parang yung mga waiter, yung head waiter. Oh, how is everything? Are you enjoying the dinner? Oh, rehearsado na yon, scripted na yon. Ito mula sa puso. At alam, kung ikaw ay inaasikaso, iniistima, natutuwa si Jesus. Hindi po ba? Kahit ikaw. Alam yung paborito mong pagkain. Ah, ah, alam yung paborito mo, basta makita yung paborito mong pagkain. Mapapangiti ka, di ba? Ah, ganun tayo. Ah, alam ni Martha, ah, nako, basta naihanda ko na itong paboritong pagkain, Jesus.
Masisiyahan siya. At yung nagsasalo-salo mga magkakapatid. Pero si Maria, nakikinig, pinagninilayan, nakikinig. Alam mo, may nakikinig lang sa'yo. Ito yung kulang po sa atin. Daldal ng daldal tayo. Sarili natin. Pakinggan naman natin si Jesus. Pinagninilayan. Malalalim na yung panam. Kasi si Jesus nagtuturo din. Kasi minsan, si Maria lang, siguro hindi naman niya naintindihan yung lahat ng sinasabi ni Jesus. Kasi si Jesus, guro eh. Matalino masyado. Malalim. Pero kahit na hindi naintindihan ni Maria ng Bitanya ang lahat, nakikinig siya. At si Jesus nakakakuha ng apirmasyon. Positibo. Tayo ba? Mayari, masakit ang pananalita ko sa inyo, negatibo. Oh. Maalala mo yun eh. Yung positibo, katulad ng positibo nating panalangin, makakagalaw ng bundok, invisible nga, pero yung positibo mong pinaparating, pinapaabot mo, ang positibo, yung sinusuportahan ka sa gitna ng problema sa mundo, nakakahanap ka ng magbibigay sa'yo ng inspirasyon at lakas ng loob. Sa dalawang babaeng ito, Martha, isa matalik na kaibigan, kung lalaki ka, mga babae, matamis na pagmamahal. Umibig ka na ba? Kasi tamis, ano ba? Matatamis. Pulukpukyutan. Ano ba? Matamis. Sorbetes. Ganon. Pastillas. Lecheplan. Pag nakatikim ka ng matamis na pag-ibig, wag naman pait, wag naman alat, wag naman tabang, wag lang naman asim. Wag naman yun ang ibigay natin sa kunalasahan tayo. Halos na lang masuk ang Panginoon. Relasyon yan eh. Connection yan. Sige na po ah. Tayo yung mga deboto. Ako din, haharap din ako sa kanya. Huhusgahan ako, titimbangin ako. Ding! Matalik ba tayong kaibigan? Ano sasagot ko? Yung pag-ibig mo ba sa akin ay matamis? Ayun, ako rin. Ako, ikaw, lahat tayo, mapaghahandaan natin dito. Ipakita natin. Ipakita natin kung gaano katindi ang ating pakikipagkaibigan. Tayo'y tao. Nakikipagkapwa. Tama na po. May isang alaala lamang ako. Nung dinala natin ang Senyor sa Israel, tumira kami sa isang kumbento, Santa Marta. Nag-usap ako ng isang ihos natin. Dadali na naman kasi yung unang Senyor natin, 5 feet. Ang hirap kasi yung ating mga gawain eh. Napakalaki talaga ng Senyor eh. Sa cargo. Kagabi ay napadala na. Yung dadali natin ngayon, kung papalarin po tayong madalaw, ating komunidad, salamat sa inyo. May munting dambana ang Senyor na gagawin sa Bitanya, Jerusalem. Ha? Bitanya, yung akto na, yung narinig natin, hindi lamang yung ebanghelyo. May Bitanya sa Israel. Gumagawa po tayo ngayon, mga kapwa Pilipino, mga pari doon, munting tahanan, dambana, shrine sa Ingles.
ng Poong Senyor upang siya'y matanggap, masalubong. Magaan ang kanyang kalooban. Maraming salamat po. Yun lang, ha? Kaibiganin natin ang Senyor sa tulong ni Maria at ni San Jose, ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro ng Bitanya. Mahalin at kaibiganin natin ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa kapistahan ito ni na Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, alalahanin natin ang mga taong naglilingkod sa atin araw-araw. At hilingin natin sa Diyos na ipagkalob sa kanila ang mga pagpapala at biyayang nais nilang makamit. Tugon po natin, tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga naglilingkod sa simbahan, naway tunay na maging halimbawa sa kanilang pananalangin at paggawa. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga nanunungkulan sa bayan, naway tumupad sa kanilang mga tungkulin sa diwa ng pag-ibig at paglilingkod, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Tulad ni Santa Marta, Santa Maria at San Lazaro, tayo naway magkusa at maging bukas palat sa pagbibigay ng kagalakan at ginhawa sa mga ipinagkatiwala sa ating pangangalaga. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga may sakit at matatanda, naway makaranas ng pangangalaga at pagtataguyod ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan, manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Ang mga yumaong mananampalataya na naglingkod noon, sila ay nabubuhay pa naway umanis sa langit ng mga bunga ng kanilang mga pagsisikap. Manalangin tayo. Tagapagbigay ng mga kakayahan at gawain ng paglilingkod, basbasan mo ang aming mga gawa. Panginoon Diyos, humihingi kami ng biyaya ng paglilingkod. Marapatin mo ng aming buhay at gawain ay maging mabunga para sa marami upang kami ay makapaglingkod ng katulad ni Marta. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. I'm
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagkalaw mo ang aming mapagkumbabang paglilingkod ay kalugdan mo sa ikararangal ng mga banal mong ikinalulugod sa ikadadalisay ng aming katauhan at loob sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pagpaparangal sa iyong kabutihay. Lagi mong pinaaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bagi niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan ay ahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawaan mo sila
at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santa Marta, Santa Maria, San Lazaro ng Bitanya, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumingin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad na mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Cross ay namatay upang kami
Jesus na parelo kay buti mo sa hirap at sa ika'y kasama ko ang sama ko nasasanay pakinggan mo nang mapawi ng mga magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagsilang sa langit ng mga banal, kami mga nakinabang ay dumadalangin magkamit ng di magmamaliw na kabutihan, ngayon paman ay minagandang loob mong ibigay sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na pong Jesus Nazareno, iliyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyo ang kanagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nila mga imahin at asalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito na may maalala ng mga pangako sa binyag na ikaw ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain tayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba.